house I got unsaved. I cried until my ears were hot, and I cried until my head was hurting so bad that I could hardly see the pile of soiled tissues lying on the floor at my feet. I want you to understand, I had myself a really good cry yesterday. Yesterday I cried for all the days that I was too busy, or too tired, or too mad to cry. Extended ang naging burol ng yumaong aktres na si Miss Jacqueline Jose. Ngayong Sabado sana nakatakda ang kanyang inurment, subalit kasalukuyan pang hinihintay ang pagdating ng kanyang bunsong anak na si Gwen, na mga galing pa ng Amerika. Sinasabi ngayong gabi ng Sabado ang dating nito o kinabukasan na ng umaga. Samantala ngayong Sabado ng gabi na ang huling lahamay at nagsagawa ng wake service para sa yumaong aktres, muling nagsalita ang aktres na si Claudine Barreto para magbahagi ng mga magagandang alaalang iniwan ni Jacqueline. Nagsalita na rin si Jake Ejercito at nagbahagi ng mga di niya malilimutang alaala sa ina ng kanyang dating kasintahan na si Andy Eigenman. Sa kasamaang palad walang audio ang nakuha naming video, subalit ayon sa mga bisita ay nakakaantig ng puso at puro papuri ang ibinahagi nito sa yumaong aktres. Narito pa ang ilang mga kaganapan. Kasama kami doon actually, okay, ako yung nagsabi sa kanya. Tapos parehas kaming natingilan na parang totoo ba? Hindi kami agad naniwala. Tapos nung medyo nag-ano na kami sa social media, tinignan na namin. Tapos na-confirm ko. Sobrang biglaan. Tsaka parang alam nga namin, active pa nga si Miss Jacqueline nga. Nagtitipid pa siya. Tapos parang sobrang biglaan. Tsaka napakabata. Diyos ko. So, gusto ko pa siyang makatrabaho ulit sa totoo lang. So, hirap. Si Jack ang totoo yung sinabi nila. Very mommy talaga si Tita Jane. Sa Bolera kami nagkatrabaho. I think yun yung first and last. Pero sobrang na-feel ko yung hindi siya namimili ng tao. Talagang sobrang generous na bilang actress. Sa mga newbie, sa mga co-actors. So, sobrang nakakalungkot pero masaya kami malaman na maraming nagmamahal kay Tita Jane.